Alam natin ang piyesta, piyesta ng Sacred Heart, piyesta ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mga bagong seminarista, mga seminaristang malapit na sa ordinasyon, bilang kuya o tatay o lolo ninyo sa bukasyong ito, gusto kong sabihin sa inyo na sa aking karanasan ay maraming magsasabi sa inyong ang gwapo mo. Bagay sa iyo ang sutana, bagay sa iyo ang puting clerical shirt. Marami rin magsasabi sa inyo ng kindat ng mata o text message na I love you. Huwag kayong maniwala. Sapagkat iisa lang ang dapat panggalingan ng I love you na inyong paniniwalaan. At yun ay I love you ng Heart of Jesus. At ang pagiging gwapo mo o pangit ay hindi nakasalalay kung ano ang tingin sa iyo ng babae o lalaki, matanda o bata ng simbahan. Ang tunay na gwapo ay kung sino ka sa harap ng Diyos. At alam mo sa harap ng Diyos na hindi ka talaga gwapo. Alam mo sa harap ng Diyos na wala ka talagang maipagmamalaki. Kaya kahit anong sabihin nila, gwapo at I love you, ang pakikinggan mo lang palagi ay ang gwapo at I love you ng puso ni Jesus. Pero darating at darating yung pagkakataong parang hindi mo na siya maririnig. Darating at darating yung pagkakataong parang nag-aasam kang masabihan ka ng magaling ka, mabuti ka, bagay kang pari. Subalit wala kang maririnig na ganon. Ni sa tao, ni sa dasal, ni sa loob ng chapel na ito. At kaya may fiesta ng Sacred Heart upang ipaalala sa atin na kahit siya ay tahimik at parang hindi natin marinig, sinasabi ng puso ni Jesus sa bawat isa sa inyo, mahal na mahal kita, at kaya ako may pusong pumipintig, nag-aapoy, nasusugatan, nasasaktan, ay sapagkat mahal ko kayong lahat, isa-isa. Kaya sabi niya kay Santa Teresa, you don't know how much I love you. Even if you're the only person in this world, I would still choose to die on the cross and rise again on the third day. You will never completely understand how deeply you are loved. Kaya ang sabi ng scripture, mas mahalaga pa kayo kaysa sa pilak, kaysa sa ginto, kaysa sa pinakamamahaling bato, sapagkat ang presyo natin, ang halaga natin, ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng puso ni Jesus, na Panginoon natin, Diyos at kapatid. Sa pagkakataong ito ay nais kong sabihin sa inyo na ang simula ng spiritual life ng isang seminarista ay hindi yung kumbinsido kang mahal mo ang Diyos. Hindi. Ang simula ng ating spiritual life ay yung tiwalang-tiwala ka, mahal ka ng Diyos. It is not when you are so sure that you love God that spiritual life begins. Because if the beginning of your spiritual life is you love God, you are still centered on yourself, not on God. But the beginning of your spiritual life is when you know you're so convinced God loves you and you're silver and diamond and golden in the eyes of the Lord. That if you will open the heart of Jesus, you're going to see your name there. You are the diamond of His heart.
You are the apple of His eye. You are the treasure of His soul. Alam ba ninyo kung paano nakukuha ang diamond? Kung ikaw ay diamond sa puso ni Jesus, alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang diamond? Number one, tandaan natin, ang diamond ay carbon. At ang carbon ay uling. At ang uling ay itim. Pero bakit walang kulay ang diamond? For three important reasons. Number one, a diamond is formed by 1,600 degrees centigrade heat. 1,600 degrees centigrade. Kung walang ganyang temperature, walang diamond. Saan nakukuha ang diamond? Hindi mo nabibili sa jewelry store. Hindi mo nakukuha sa sanglaan. Ang tunay na diamond ay hinuhukay 200 kilometers into the depth of the earth. 200 kilometers deep into the earth. That is why you get a diamond. Pero umaakyat ang diamond sa surface ng mundo kapag merong volcanic eruption. Kaya yung pagputok ng bulkan ng Canlaon, yung mga diamond miners natutuwa. Kasi sa pagputok ng bawat bulkan, may tumataas na diamond papunta sa surface ng ating mundo. Una, diamond requires heat. Pangalawa, diamond requires depth. At number three, a diamond can only be formed after 3 billion years. 3 billion years. There can be no diamond without passage of time. You, my dear seminarians, are the diamond in the heart of Jesus. In fact, more precious than diamond in the heart of Jesus. You will never completely understand how deeply you are loved. But how are you loved? You are loved by subjecting you to 1,600 degrees heat. If priestly formation is to be hot, let it be hot. If priestly formation is to be a furnace, let it be a furnace. If priestly formation is going to dissolve everything about us so that the true diamond can shine, let it be. Huwag nating pakialaman ang temperature ng pagsubok ng Diyos. At huwag mo ring pakialaman na gagawin mong mababaw ang paghubog sa iyo. Kung kailangan ng 200 kilometers below the surface of the earth, let it be. Sapagkat ang pag-ibig sa iyo ni Jesus ay mas malalim sa 200 kilometers below the surface of the earth. Because the love of Jesus for you is as deep as the wound of His heart. And the love of Jesus for you is not just 3 billion years. Because after 3 billion years, there is still 4 billion, but there is infinity. In other words, my dear seminarians, you are not just called to be priests for 50 years. You are called to be priests forever, not 3 billion years. That is why you are more precious than diamond. You are not only worth 3 billion years. You are not only worth 200 kilometers below the earth. You are not only worth 1,600 degrees centigrade. You are worth more than that. And Jesus did that for you. Do not forget. You, my dear seminarians, have a beautiful story, each of you. But do not ever write the story of your life without remembering that you are the diamond in that heart. Tested by fire into the depth of His wound, tested by time. Your destiny is life everlasting.
Your mission is to be tested by fire. And your mission is to be people, men of depth, men of character. Ngayong piyesta ng puso ni Jesus, pili kayo, malalim o mababaw. Pili kayo, madaling buhay o krus. Pili kayo, pansamantala o panghabang panahon. Kung anong pipiliin ninyo, yun ay magbabadya kung si Jesus ay nasa inyo o wala pa siya.